Okay, kumusta? Kumusta mo din? Kumusta kayong lahat? All right, kumusta ang mga naka-quarantine, hindi makalabas? Sana okay lang kayo at meron kayong pinagkakaabalahan. At hindi naiinip kasi po ang quarantine na ito ay para din sa ating protection kasi po tumataas na po ang kaso ng coronavirus sa ating bansa. Yung pag-ganyan na, so kailangan ma-flatten yan, okay? Okay, let's learn from the mistakes of other people in other countries na hindi seryoso ang warnings ng gobyerno. Kapag po sinabing magstay sa bahay, huwag munang lumabas. Alright? Oh, may mga viewers agad tayo. Hello, maganda nga po sa inyong lahat. Kaya po tayo magla-live ngayon. Pag-uusapan natin yung sikat na sikat. Hi, Tita Benchiao. Thank you for watching. Pag-uusapan natin yung gustong, Edwin Meyer. Hi, Dwenny of Germany. Germany ba? Or ano? Nasaan ka ngayon? UK? Okay. Kung gusto niyo po magpabate, mag-message lang kayo. Okay? Pag-uusapan natin yung sumikat recently na banana video. Okay, yung video na yan na nagsasabi, Hi, Charlie Lou. Hi, Furly. Yung video na nagsasabi na ang saging daw ang kontra sa coronavirus. Kaya po hindi ko muna ginawa tong Hi, Tita Bench. Hindi ko muna ginawa tong video yesterday kasi pinakalma ko po muna kasi naiinis talaga ako dun sa video na yan. Okay? Saging daw ang solusyon sa coronavirus. Hi, Rowena. Thanks for watching. Okay. Kayo ba naniwala din? Maraming naniwala. Actually, nung unang sinend yun sa akin, tatlong beses yata sinend sa akin, hindi ko muna pinanood. Hi, Annabelle. Hindi ko muna pinanood yung video na yan, ang saging na yan, kasi hindi siya masyadong rumihistro, tsaka parang meron na, skeptic na ako ng konti. Hi, Ruth. Hi, Ate Rowella. Okay. Sa buhay po, importante ang skepticism. Okay? Yung medyo mag-isip ka muna, totoo ba yan? O anong science behind it? Anong proof nila dyan? Huwag ka agad maniniwala, especially ngayon po. Ang daming kumakalat na balita to the point na may sakit na tayo. Ang tawag dito ay infodemic, okay? Hindi na tayo marunong mag-screen ng mga information na nakukuha natin sa internet. Okay, bakit ba ang daming hi che? Okay, yung gusto po magpa-greet, mag-ano lang, magparamdam lang, mag-hi lang dyan. Okay, bakit ba ang daming naniwala dyan sa video na yan? Okay, na pinadala sa messenger, pinakalat ng pinakalat sa messenger. Hindi mo lang po, hi Roseville, hindi mo lang tayo nagtanong, bakit sa si messenger pinapakalat kung totoo talaga yan? Okay, ano bang meron sa video na yan. Kaya ang daming naniwala. Una, may VO, English, mukhang dignified, mukhang anchor ng isang sikat, prestigious at legit na news station. Okay, mukha talagang research English. Pangalawa, may pinakitang mga doktor, nagganong-ganon sila. Okay? Pangatlo, may pinakita graphic, may mga saging, may mga nakasulat, talagang uy, kaya bentang-benta sa atin. Okay? At ika-apat, ililimit ko na sa apat, no? May need talaga tayo. Gusto natin na gumaling or ma-prevent ang coronavirus para hindi tayo tamaan and at the same time, gumaling yung mga affected na. Tandaan po natin, sa siyensya, ang brain po natin ay may tendency, sa English ko lang sasabihin na, the brain has the tendency to look for information that already or that agrees or supports what it already believes in. Okay? So naghahanap tayo talaga ng, oh, may makagagaling, may makakagaling. Sa ngayon po ay wala pa. Kusa lang siyang gugagaling. Pero, nung lumabas po yung balita, yung video na yan, na yung saging na yan, may saging kami dito eh. Ang dali lang, kukunin ko lang yung saging. At dahil maraming fan tong saging na to, ipapabidding natin ito. Okay, nung lumabas yung video, parang, hay, sagot yan sa kailangan natin saging. Again, uulitin ko para sa mga bagong tuning. Yung apat na reasons kung bakit ang daming naniwala dyan sa saging video na yan ay, una, may VO, magandang babae, English, talagang nag-on-cam, kala mo galing talaga sa isang news agency na sikat. Pangalawa, may mga doktor na pinakita, scientist, may kinukuning-kuning silang ganyan. Tapos, pinakita yung graphic ng saging, ang ganda-ganda naman, well-written, very professional. Tapos, yung nga, may need na tayo sa sarili natin. Pero ganito, paano ko nalaman na jopate yan? Una kasi, sa buhay, marami tayong friends sa Facebook. Dapat, may friends tayong halo-halo. May mga friends tayong jologs, pero may mga friends din tayong matatalino na sila yung mauurirat at sila yung mag-check
Maggagawa ng due diligence sa mga bagay na tinatamad tayong ungkatin. At meron akong friend na ganon. At sila yung unang kumbaga whistleblower na yung nag-splice-splice ng video na yan. Chuchu, ay nako, japik. So, ang ginawa ko ng una, okay, hindi ko muna inanalyze yung video. Nag-research muna ako kagad. May binanggit dyan. Mahuhuli din naman sila doon sa mga facts na binabanggit nila. Isang sikat na university sa Australia. Okay, ang ginawa ko, ginugil ko yung university na yun sa Australia. Okay? Queensland something-something. May ganun ba o walang university sa Australia? Meron. Check! Meron. Second tinanong, banana experiment of the Queensland something-something university in Australia. Wala. Walang ganun. Walang ganung experiment. Meron silang mga research about banana pero walang connection sa coronavirus. So doon palang malinaw na kung magaling, kung mahilig tayong mag-research na fake talaga yan. And then saka ko binalikan yung video. Anong mali sa video na yan? Okay, yung nag-on cam. Hi Rowena, okay. Hi Avic of Japan, hello. Okay, and Rowena is from Dau, Pampanga. Okay, yung video, yung nag-VO na yan, mukhang siya naman talaga yung nagsasalita. Wala siyang binanggit na banana at all. Towards the end of her VO, yung iba na yung nasa picture, yung iba na sa screen, mga doktor na, hindi ko na maintindihan yung sinasabi niya. Pero wala siyang binanggit na banana. Wala. Pangalawa, yung mga doktor na nagkukuning-kuning, may pinakita ba na naghiwa-hiwa sila ng banana? Di ba wala, puro mga liquid-liquid. May pinakita ba na meron silang machine dyan, aparatos na nilalagay doon yung mga banana, tapos naging ano na sila, yung na-mash na sila, tapos naging convert na, naging oil na lang, something, ginawang kapsula, binet, may ganun ba? Wala. Ang pinakita lang na banana, separate na video na kahit kami bilang filmmaker ay pwede naming i-cut. Tanggalin yon, kabitan. Yung banana kasi yan, yung tandaan nyo, nasa edad tayo ng matinding technological advancement at napakaraming millennials ngayon na ang gagaling mag-edit sa computer. Yung saging na yun, pwedeng footage yun na kinuha sa ibang video somewhere, pati yung mga doktor na yun, pati yung nag-on-cam na magandang announcer, na magandang babae, mga anchor person, pinagkukuha, pinag-put together, in-splice-splice, tapos nilagyan ng text. Oh, banana, 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 banana. Wow! Grabe, so talagang nabuo yung video na yon. At ang daming naniwala. Sobrang daming naniwala. Alam nyo ba, nagpunta ako sa Robinson's Galleria kahapon. Ang natitirang saging doon, puro hilaw na. At meron doong lalaki, may kausap sa phone. Sabi nyo, sir, sir, puro green na lang yun nandito eh. Wala nang hinog. Tapos sinusundan ko siya kasi gusto ko mag-usyoso. Sir, wala na nga eh. Tapos sabi niya doon sa babae, meron pa po ba kayong green na sa ay na hinog na saging? Ah, wala na, ubos na. Sabi ko dun sa ano. Kasi naiinis talaga ako. Oh, ang daming ano, no? Ang daming naniwala. Ang daming kasing bobo sa bansang ito. Nainis po talaga ako. At yung, sir, wala, wala, wala. Tapos sabi ko sa kuya, kuya, bibili ka ng saging. Marami. Bakit? Tapos siniwanan niya ako. Diba? Hindi niya ako sinagot. Tapos nag-selfie ako, may isang kuya doon, nasa may sagingan din, may natirang mga green, ayaw niya na. Nainis po talaga ako kasi bakit ganun tayo kadali kagullible? Andiyan naman po ang internet, pwede tayo mag-research. Ang resulta po niyan, nagkaubusan talaga ng saging sa maraming lugar. Pinakyaw ang mga saging, syempre, akala nila eto na yung sagot. At saka po eto pa eh, kung talagang totoo yan na news, wow, breaking news, dapat yan ay maipapalabas sa mga kilalang news agencies international katulad ng CNN or BBC or kahit dito na lang sa ating mga malalaking news agencies, ang ABS-CBN, ang GMA7. Dapat mapipick up nila yan ang mabilisan. Wala. Saan ang galing yan? Clinic ko yung video, hinanap ko yung source. Ito po ay video na nasa YouTube na ang nagpost ay isang babae na ang pangalan ay V. Rose. Ano yun ang pangalan nun? Something like that. Okay? Yung video ni V. Rose Girl. Okay? Yun yata yung pangalan niya. Hinanap ko yan sa Facebook. Walang ibang nakasulat dun. Walang link. Wala siyang webs. Hinanap ko siya sa Facebook. Wala siyang pangalan dun. Wala siyang account dun. Bago po kayo maniwala sa post ng kung sino-sino, na kahit sino yan. Kahit ngayon eh. Nag-upload kami ng video sa YouTube ngayon. Yung aking ka-teammate, si At Eden. Kahit po sino pwede mag-upload ng video, checkin nyo muna, credible ba yung source na yan? Legit ba yan?
Wag yung sa sobrang desperation natin, ay talagang kahit ano'y gagrab natin. Sino yung virus girl? Meron ba tayong kasiguruhan na yung tao na yan ay talagang, you know, totoong babae? Hindi po kaya ninakaw lang yung picture na yan. Alam niyo yung nagkukuha ng pictures ng iba tapos nalalagay ng ibang identity. Kasi parang black and white yung picture ng girl. Baka nga yung bagets na tulang kaalam-alam na ginamit siya. Okay? Para sa isang post na wow, papakalatin ang papakalatin. Kung kukuha po tayo ng information, ito po ang pinag-uusapan na natin, kalusugan natin. Meron po tayong mga credible na news sources. Meron po tayong Department of Health. Okay, sila po ay maagap naman at nagbibigay ng maraming impormasyon. Meron din po tayong mga friends na mga doktor. Kung saan sa hospital, meron silang mga updates. Meron din po tayong mga friends, government officials. Like this morning, a friend from Malacanang, si Derek Julius, nagpadala sa akin ng documents na sabi ko, pwede ba yan ipost? Sabi niya, nakapost na yan para lang mabasa ko. At si Dr. Willie Ong. Si Dr. Willie Ong ay meron na po yatang 21 to 23 videos mula pa nung December tungkol sa coronavirus. Napakarami na po. At si Dr. Willie Ong po ay legit. Doktor to, kilala natin to, may identity, nag-aral, siya po ay eksperto sa area ng medisina. Siya po ay doktor. Siya po ay totoong tao na hindi yan peke na nag-upload lang. Siya po ay may sariling channel. In fact, tumakbo pa po siya. Pahu siya bilang senator at binoto po siya. Pipili po tayo ng papagkuhaan natin ng information. Ano ba ang mali? Eh, naniwala, wala namang masama dyan. Kasi may mga nag-comment ng mga friends. Okay naman yung eto, mga mabubuting puso talaga to eh. Sabi nyo sa nag-comment, wala namang masama, masustansya naman ang saging. Sabi ko, hindi yan question ng kung masustansya o hindi ang saging. Maraming bitamina ang saging, okay? Pero ang pinag-uusapan natin dito ay ang tama ba na ipalabas na yan ang gamot sa coronavirus. Kasi kapag naniwala kang yan ang gamot sa coronavirus at yan ang kinain mo ng kinain, magkakaroon ka ng false sense of assurance, hindi ka na gagawa ng mga tamang pag-iingat. So malaki ang posibilidad na makuha mo yung sakit, maging carrier ka at maipasa mo sa iba. Kung yan ay isang sakit na hindi nakakahawa, katulad ng cancer, parang pakialam ko, kung magkamali ka, kainin mo lahat ng gusto mo, kainin, feeling mo, gagaling ka dyan, kasi hindi naman tayo affected. Pero dito iba, coronavirus, ito ay contagious disease. Nakakahawa po ito. Ito ay isang trader na sakit na hindi mo alam, meron ka na pala niya, carrier ka na pala. Hindi mo pa alam, atin ka pang party, sasakay ka pang aeroplano, kung ano-ano pang hinawakan mo na mahahawakan din ng iba. So, kapag po ang isang pagkakamali, isang katangahan ay apektado ang ibang tao, hindi na magandang usapan yan. Kaya po, ang saging na yan ay inis na inis ako dahil maraming tao nagkaroon ng false sense of security, false sense of safety, kumain ng saging, akala nila hindi na sila tatabla ng coronavirus. Mali po yun kasi po dahil doon, kapag po kayo'y naka-acquire pa rin ng disease na to dahil wala pa rin naman po kayong protection, ay pwede mahawa ang member ng inyong pamilya at lahat ng inyong makakasalamuha. At tandaan po natin, tumataas na po ang rate ng mga infected ng coronavirus. Kaya po hindi pa masyadong bonggang-bongga, wala pa sa thousands, dahil limitado pa rin yung ating mga testing kits. Okay? Kulang na kulang pa rin po tayo. At sa tingin ko, ang numbers na yan ay bloated. Matataas pa yan. Okay? So, ano pa ba yung ibang sinagot? Mura lang naman ang saging, hayaan mo na. Yun na nga eh. Tsaka, parang sinasabi natin na hindi naman masyadong gumastos yung mga tao. Oo nga, pero okay lang po ba sa atin na gumastos? Sige, sabihin natin hindi. Okay lang po ba sa atin na nag-i-invest tayo ng pera sa isang bagay na naloloko tayo? Di ba ganyan yung mga swindler? Ganyan yung mga fake na binibenta na kung ano-ano. Akala natin may visa, hindi naman pala gumagana. Okay, hindi po natin pinag-uusapan na mura lang ang saging. Sabihin na kahit nabili mo yung 500, kapag po nagkaroon tayo na, wag tayo, pag po nagkaroon ng isang tao ng coronavirus, hindi po 500 piso lang ang pag-uusapan natin. Malaki pong problema yan at ang alam nyo po, ito'y ayoko sanang banggitin, alam nyo ba ang nangyayari kapag ka namatay ng coronavirus? Lahat ng damit na suot mo, unan, bunda, kumot, bedsheet, lahat yan, lalagay sa isang special bag, susunugin. Wala kang kasamang kamag-anak, wala kang kasamang mahal sa buhay, mamamatay kang mag-isa, tapos susunugin ka mag-isa. Ganon siya kalungkot. Kaya hindi biro-biro. Hindi yan simpleng usapan ng saging eh. Nagkamali sila, hindi po ganon eh. Kasi po baka magkaroon nga ng false sense of security, maging careless na dahil akala niya invincible na, hindi na siya mahawahan.
yung pala eh, nakuha niya ng sakit, lalo kung ito yung, ano naman, mga bagets, malalakas ng katawan. Alam niyo po ba na pwede maging carrier ang mga bagets? Hindi nila mahalata ang symptoms, wala, pero carrier sila. The moment na tumabi sila sa mga taong at risk, yung may mga immunosuppressed, yung mga on treatment for cancer or other diseases, yung may mga dati ng conditions like mga lung problems, heart issues, pag yun ay natabihan o mga senior citizens, pwedeng yun ang mahawak. So dapat po mag-ingat pa rin tayo kasi pwede maging carrier ang isang malakas na tao at mapapasa niya yun sa iba. Kaya malaking issue yung saging na yan. Okay, ngayon, isa pa, may nag-message sa akin kanina, marami namang bitamina ang saging, relax ka lang, hayaan mo na, okay? Pag kumain ng kumain, walang problema, kaso may problema ho. Pag kumain ka ng kumain ng saging, okay, yung pinakamababaw at medyo comedy, magiging tubol po ang inyong GEBS. Okay, sobrang tigas, magiging constipated ka. Hindi rin po maganda ang sobrang saging sa mga taong meron ng liver ay kidney problems. At sa mga tao po na nagmo-monitor ng sugar level nila, like ako, in one day, hindi po ako pwede kumain ng isang buo. Kalahati lang po, pinapang-sweeten lang namin minsan sa smoothie. Too much of everything is bad, especially kung akala nyo po ayan ay source ng vitamin C. Na alam nyo ba, sa listahan ng vitamin C na pinakita sa atin, nabasa ko at napanood ko sa video ni Dr. William, wala nga dun yung saging. Yes, may vitamins, pero parang ang gulong usapan niya kasi kung vitamin C, ibang prutas po ang dapat nating kainin. Okay? At saka po, ito po ay napakatamis na prutas. Hindi rin po maganda ang sobra-sobra niyan. And kung ang pag-uusapan po natin ay coronavirus, kailangan po malakas ang resistensya. At para malakas ang resistensya, marami po yung mga sangay na dapat natin pagtuunan na pansin. Sa pagkain pa lang po, vitamina, hindi lang po vitamin C ang kailangan natin. And again, sa listahan po ng vitamin C na diniscuss ni Dr. William, hindi nga kasama ang saging. Ang vitamin C, pag-uusapan natin sa ibang episode. Okay? At marami pa, hindi lang pagkain, marami pa yung factors. Kasama dyan ang ehersisyo, pahinga, pag-alis sa bisyo, emosyon, marami pa. I-discuss din natin sa ibang episode. So ngayon, okay, balikan natin. Pasisimplehin natin, oh, ang saging ba'y nakakagaling sa coronavirus? Alam ko, nakuha niya na yung sagot. May mga nagposa ng sarcastic comment na nakakatawa. Naggalit ang mga unggoy, nagsalita na ang saging. Okay, galit na galit. Hi Ray, galit na galit na ang saging. Okay, hindi po yan gamot sa coronavirus. Kung vitamin C ang habol nyo, ibang prutas po ang pag-uusapan natin sa next episode. At kung gusto po natin talagang magkaroon ng matinding panlaban, okay, kahit papano, magkaroon tayo ng fighting chance against the coronavirus, ang gawin po natin ay balansehin. Okay, yung pagkain natin hindi lang mag-focus sa isang bitamina, sa isang prutas, marami po yung kailangan balanse. I'll discuss it sa next episode natin. At kailangan din po ay may pahinga, yun nga, tapos ehersisyo, walang bisyo, emotion. Okay? Yan po ay mapapanood ninyo dito rin sa Facebook Live or sa mga hindi makapanood. Gusto ko pong i-take ang opportunity na ito para i-announce sa inyo na meron na po tayong channel sa YouTube. Okay, hanapin nyo lang po Glenda Resurrection. Yung iba po natin mga videos sa YouTube, sa Facebook Live about health, yung cancer, nasa YouTube na po yun. Hanapin nyo lang po Glenda Resurrection. We have about 16 videos na. Okay, ito ilalagay din to doon. Okay, so please invite your friends. At pag nagustuhan nyo po doon, please subscribe and mag-like, mag-react po tayo doon. Subscribe kasi po sa napakaraming tao sa Pilipinas, sa 8 billion mahigit na tao sa Pilipinas, so ilang billion na ba? Napakarami na, hindi lang 8 billion. Napakarami na. Meron na po akong 8 subscribers na malamang po ay kamag-anak ko lahat. So para po dumami tayo, hanapin nyo lang po sa YouTube yung Glenda Resurrection at mag-subscribe po kayo para updated po kayo kagad kapag may bago tayong video tungkol sa health, lalo na ngayong panahon ng coronavirus. Okay? So, ayun po sa lahat po ng mga... Uy, si Kuya Vince and Garucho, hello, and Venus. Okay, bati muna tayo sa ating mga viewers. Paano ba sila itataas? Ay, hindi ko mahal. Ayan, Ray Michelle Ayan Dangkalan, Ann, J. Cruz, Tina Baltazar, Sharon Marie, Hazel Herada, Mirna Porchincola, Madilia, Dewey de Tablan. Okay, hindi sila mahiling magsaliksik. Pag sinabi ng itong solusyon, kagad sila agad. Yun nga, tama ka kapatid. Hindi sila nagre-research. Okay, Daisy Menes, hello Vigay Mortiz, hello Eva Peralta, Divine Gomez, Andrea Lynn De Leon. Okay, Dewey, ayan, Rustan,
Halos, Padua, Bataan. Yes, ma'am. Buti po, fact check tayo. Oh, fact checker to. Yes, please check muna. Louie Kapalaran, ang dami talagang nabola ng saging na yan. Okay? Desmond Lim, hello from Malaysia. Kot. Hi, Kot. Yana De Meza, Tani S. Lopez, and Rowena. Okay, thank you. Avic, Sherlyn May, Yolanda, Alisa, Michelangelo, Joy, Mona, and Queenie, and Che, and everyone. Okay, hello. Ayan, maraming salamat. Furly, Cherry Lou, and everyone else. Okay, thank you so much for watching. Again, hindi po gamot ang banana sa coronavirus. At kayo po, tayo po ay may mas matinding problema ngayon sa Pilipinas. Hindi lang po yung coronavirus bilang isang pandemic, kundi ang tinatawag nating infodemic, kasi hindi na natin masala yung mga impormasyon na kukuha natin na mga mali-mali. Dapat po mag-research muna at magtanong-tanong muna. At sa mga nagme-message po sa akin na may pinapa-confirm kung totoo yung mensahe na yun, hindi, thank you very much po sa tiwala ninyo. Okay, pero pwede po natin i-Google lahat yan. Alright, so sa ngayon po, yun muna ang ating Facebook Live. Maraming salamat. Hindi ko alam paano ito papatayin eh. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. At please, please everyone, stay healthy. Ito ko nakatingin na ba? Stay healthy. At huwag mo lalabas ng bahay kung hindi rin lamang kinakailangan, okay? Maraming salamat po. Bye-bye. Don't forget, YouTube, Glenda Resurrection, please subscribe. Bye-bye.